Babe, huwag ganun. Masakit sa isang ina mawalan ng isang anak. Babe, paano naman kami mga ama? Masakit din naman sa akin mawalay sa anak namin, di ba? Babe, mahal na mahal ko si Nathan. Hindi naman tama na yung ginagawa ni Clara na basta-basta na lang ilalayo sa akin yung bata ng ganun. Okay na po, ma'am. Oo, pasok na. Kaya mo na pala eh. O, sali na patawag ka. Oo, kakamustahin ko lang sana kung kamusta kayo ni Baby Nathan. Okay naman kami. Salamat pala kanina. Oo naman, ano ka ba? What our friends are for? O ano, nagkausap na ba kayo ni Natoy? Bigla nga siyang tumigil sa pagtawag sa akin eh. Sali, paano kung... ano kung hindi na kami hinahanap ni Natoy? Dapat pala sinagot ko na yung mga tawag niya kanina eh. Clara, nakakaloka ka. Ano ba talagang gusto mo? Magtago kay Natoy o pumunta sa kanya? O baka naman, gusto mo yung pakiramdam na hinahanap, hinahapon na tinaasam kanyang makasama. Pwede ba, Clara? Tigil-tigilan mo yan, ha? Dahil alam naman natin na ang katapusan lang nito, ikaw masasaktan. Kakaloka, binabaan ako? Ako na nga lang yung kakampi niya? Uwi na nga. Huwag ko kayong mag-alala, Mr. Villadolid. Pagkatapos ng 24 oras at hindi pa rin sila umuwi, tutulong na kami ng paghahanap sa kanila. Sige, sir. Maraming salamat po. Wala akong anuman, ha? Makakaasa ko kayo, sir. Sige. You know what, Lucy? I have a plan. Ano yun? Kailangan maunahan natin si Natoy sa paghanap kay Clara. Kasi I believe, kung sinong unang makakumbinsi kay Clara na bumalik sa mansyon, yun ang pagkakatiwalaan niya. Hello, Insan. Pabunta kami ng Pangasinan ngayon eh. Baka sakali kami na baka nandun si Clara sa bahay nila. Sige, sige, Insan. Tumuli ka muna ng Pangasinan. Ako naman, susubaybayan ko muna si Tabaha. Pag sigurado na akong kasama ni Sally si Clara, tatawagan kita agad. O sige, Insan. Balitaan mo agad kami, ha? Nasaan si Clara eh? Oh, come on. Sally, stop playing with us. Kung ako sa'yo, sasabihin ko na kung nasaan si Clara para hindi ka na nahihirapan. At bakit? Anong gagawin ninyo pagka hindi ko sinabi kung nasaan sila? So, alam mo kung nasaan si Clara. Magkano ba presyo mo, Sally? Siguro naman hindi ka per kilo kagaya ng sa palengke. Nakaka-hurt naman kayo? Bahala kayo dyan. Hindi ko sasabihin kung nasaan sila. 5,000. Sabihin mo kung nasaan si Clara. Sigurado kayo hindi niyo sasaktan yung friendship ko? Pagod ka sa pagmamaneho. Pagod na rin ako magpagtago ng pagpaghabulin niya kay Clara. Babe, sa oras na makita natin siya, kaklaruhin ko sa kanya na hindi pwede itong ginagawa niya. May karapatan din ako sa anak namin at ipaglalaban ko yun. Anong binabalak mo? Pagka-file ako ng child custody din laban kay Clara. Babe, alam ko nahihirapan ka. Pero sigurado ka ba dyan? Pag-isipan mo muna. Yan ba gusto mo para sa anak mo? Babe, kasi... biglang... Misan,
Anong balita? Natagpo ko na si Clara. Nandito lang pala siya malapit sa atin eh. Bumalik ka na dito, Insan. Bilisan mo. Tsaka nandito nga pala si Tita. Tita Mira, tsaka si Lucy, may kong kakausapin si Clara. O sige, text mo sa akin yung address. Pupunta kami dyan. Okay. Sino yan? Sally? Sally, ikaw ba yan? Oo, friend. Ako to. Kasi... Good morning, Clara. Nice to see you again. Yeah. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari, babe? Babe, ang dami mo nang tinii. Sa'yo ko na magsakripisyo ka pa ulit para sa akin. Magkatuwang tayo, di ba? Ikaw palagi nagsasabi sa akin na ang problema mo, problema ko na rin. Kaya sabay natin itong harapin para mas magaan yung sitwasyon. Pero babe, sobrang naman yata yung pagpapakumbabang gagawin mo para kay Clara. Diba, busuin ka ng taong yun. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapaapa kay Clara. Makikipagkasundo tayo para maiwasan ang gulo. Gulo na makaka-apekto sa mga anak natin. Solid. Solid. Anong ginagawa niyo dito? Kung nandito lang kayo para kumbinsin ako bumalik sa bahay, pues nagsasayang lang kayo ng laway. We know you'd say that. Pero kakampi mo kami ni Lucy, hindi mo kami kaaway. Hindi ko kayo kailangan at hinding-hindi ako babalik sa bahay na yon. Utang na loob, Clara. Pag-usapan natin to. Kaya nating ayusin to. Buo na ang desisyon ko, Lucy. So ano? Talagang susuko ka na? Paano ka? Paano ang anak mo? Ginagawa ko to para sa anak ko! Kaya pwede ba? Umalis na nga kayo! Umalis na kayo! Listen to me, Clara. There's only one rule on being a mistress. Kung sino yung unang susuko, yun nagtalo. At ang ginagawa mong ito, ang pagtatago mo, hindi nakakatulong to sa'yo! My God, if you really love Natoy, and you want a future with him together with your son, kailangan handa ka yung paglaban siya hanggang sa dulo ng mundo, kahit makarating ka pa sa impyerno! Believe me, Clara. Walang mapupuntahan ang buhay mo kung hindi mo kayang ipaglaban ang para sa'yo at ang para sa anak mo. Pero... Wala nang pero-pero. You have to be strong. Kung hindi mo kayang gawin para sa'yo, gawin mo. For the sake of your son. Iha. Iha, makinig ka sa'kin. Minsan, nalagay na ako sa sitwasyon mong yan. And I know, and I understand. Ang malaking pagkakamali ko, sumuko ako. I gave up my love, my future, the life I could have had. So please, you have to believe me. Ayoko lang na masaktan ang anak ko. Mas lalo siyang nasasaktan kung lalaki siya nang walang kumpletong pamilya at hindi mo mabibigay ang yaman na iniwan ni Ate Conching para sa kanya. Yaman? Anong yaman? Hindi mo pa alam? Ikaw at ang anak mo, kayong dalawa ang pinag-iwanan ng yaman ng buong Villadolid. Iniwan ni Mama ang yaman niya sa amin. Oh, ayaw mo pa ba nun? Hindi na ho ako makapaniwala. Actually, ako rin. Pero kita mo, Clara, ginagawa ni Mamang to bilang patunay na may lugar ka sa pamilya namin. Kaya huwag mong bibiguin si Mamang Clara dahil ang totoo niyan, mahal ka niya nang higit pa sa inaakala mo. Clara! Natoy,
kumumbinsin na namin si Clara na bumalik sa mansyon. Di ba, Ina? Oo. Uuwi na ako. Napagtanto ko na ang bahay na yun ang tahanan namin ng anak ko. Sabi nga ni Auntie Mira, dapat ko ipaglaban ang para sa akin at para sa anak ko. Tatay ko muna para sa kanya. Hmm. Ano naman ang tataya? Sige. Clara, kailangan namin mag-usap na yun. Mag-usap-usap tayo sa dining. Halika na. Good time. Pasensya na ako. Si Clara lang ang kakausapin namin. At ano, pagtutulungan niyo siya? Sige na, Lucy. Aunt Mira, kaya ko na to. Mauna na kayo. Ayun. Apo. Mico. Liga, Apo. Ginagawa mo dyan. Ito ka. Lolo Tay, Lolo Nay, saan po ba pumunta si Mama at si Daddy? Nak, pinuntahan lang nila si Baby Nathan. Ano pong nangyari kay Baby Nathan? May nangyari po bang masama sa kanya? Wala naman. Sabi nga sa text ng mama mo, nakauwi sila ng ligtas. Bakit po kailangan umuwi ni Baby Nathan dun sa mama niya? Bakit po hindi na lang po siya dito tumira? Kasi anak, ganito yun. May sariling bahay si Baby Nathan. Pwede naman po mag-share, di ba? Kasi Apo, may mga bagay na hindi talaga pwedeng pagsaluhan. Kailangan kanya-kanya. Paglaki mo, maintindihan mo rin yun. Ha? Ano pa dapat ang kailangan nating pag-usapan? Alam niyo naman ang gusto ko, di ba? Napagkasunduan namin ni Natoy na ibibigay namin ang gusto mo. Ibibigay niyo na si Natoy sa amin ang anak ko? Clara, hindi gamit ang asawa ko na pwedeng ipamigay at pagpasapasahan. Kung ganon, anong ibibigay niyo? Yung oras ko, Clara. Para sa anak ko. Paghahatian natin si Natoy? Tatlong araw sa'yo, tatlong araw sa akin. Ganon ba yon? Clara, hindi yun ganon. Buong-buo sa akin pa rin ang asawa ko. At kung may oras man kaming ibibigay, hindi yun para sa'yo, kundi para sa anak niyo. Anong tingin niyo sa akin? Pulube? Tumatanggap lang ng tira-tira? Kung ano ang sa anak ko, yun din ang para sa akin. At saka ikaw, Natoy, yung bang gusto mong kamulatan ng anak mo na makita niya na ang ama niya hindi kayang mahalin ang ina niya? Clara, kung gusto mong lumaki ang anak mo kasama si Natoy, papayag ka sa inaalok ko. Dalawang araw sa isang linggo at hindi matutulog dito si Natoy, ha? Sa akin pa rin uuwi ang asawa ko. Ngayon, kung hindi ka papayag, pasensyahan tayo. Dahil kung mabuti kang ina, hindi mo ipagkakait sa anak mo ang karapatan niya na makilala ang ama niya dahil lang sa nasasaktan ka. Clara, ilayo mo man yung bata sa amin, gagawa at gagawa kami ng paraan na Irene para mabuhay siya ng may buong pamilya. At kung kinakailangan, mag-file ako ng child custody case. Inaagaw niyo sa akin ang anak ko! Hindi ko hahayaan mangyari yun! Magkakamatayan muna tayo bago niyo kunin si Nathan sa akin! Clara, hindi na kailangan umabot doon. Dahil sa ginawa mo, alam mo, kapagtakas mo sa bata, sapat na yun para makita ng korte na hindi ka karapat-dapat na ina. Wala kang karapatan para sabihin yun sa akin, Natoy! Oo, kaya kong magpakatanga para sa'yo. Kaya kong ipaglaban ang karapatan ng anak ko.
kaya kong makipag-away. Hindi ako perfectong babae, pero hindi ako masamang ina. Mahal ko ang anak ko, Natoy, higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. Mahal ko ang anak natin. Gusto ko maging isang buong pamilya tayo. Kaya matitiis ko ang lahat. Matitiis ko maging kabit ako na sa'yo. Anong kabit? Hindi kita magiging kabit. Dahil wala naman tayong relasyon, Clara. Huwag kang hihingi sa akin ng isang bagay na hindi ko naman kaya ibigay sa'yo. Clara, mahal ko yung anak ko pero hindi ibig sabihin nun, mahal kita. Tanggapin mo yun dahil si Irene ang mahal ko. Natoy, tama na. Pasensya ka na, pero yun yung totoo. Clara, hindi namin intensyon na kunin sa'yo si Nathan. Babae ako, ina ko, alam kong nararamdaman mo. Masakit sa isang inang mawalay ang isang anak niya. Ang gusto lang namin tahimik na buhay para sa anak natin at sa pamilya natin. Ito lang ang naisip kong paraan para magkaroon ng kaayusan ng sitwasyon natin. Dalawang araw, si Natoy para kay Nathan. At Clara, ibibigay mo yun sa kanya. Sige. Papayag ako sa alok mo. Sa isang kondisyon. Nasa dalawang araw na nasa amin si Natoy, walang sabit na kahit anumang trabaho. Nasa dalawang araw na yon, ilalabas ni Natoy si Nathan kasama ako. Gusto kong maramdaman ng anak ko na kahit papano, pamilya pa rin kami. Sige, papayag ako. Pero sa akin pa rin uuwi ang asawa ko. Sige, papayag ako. Sana maging simula ito ng tahimik na buhay para sa ating lahat. Mayat ang ulo? Ikaw kasi! Bakit niyo sinabi kay Clara ang sikreto natin? Akala ko ba nagkasundo na tayo na hindi niya malalaman ang tungkol sa mana? Iha, that was before she threatened to leave. Kung hindi ko ginawa yun, malamang umalis na siya. Bit-bit ang anak niyang tagapagmana ng perang para dapat sa'yo. Tell me, pag nangyari yun, palagay mo mahabol pa natin si Clara? Ang hirap kasi sa'yo, hindi ka nag-iisip, padalos-dalos. Alam mo, sa larong ganito, kailangan every move counts. Isang mali lang, tapos ka na. Okay. Sorry kung nag-react ako ng ganun. Feeling ko lang kasi tinraidor niyo ako eh. Magkasama natin pinagplanuhan to, tapos may mga diskarte kayong hindi niyo sinasabi sa akin. Come on, Lucy. Don't be so overly dramatic. Spur of the moment decision lang yun. Don't worry. From now on, I promise you, I'll tell you everything, okay? Thank you, Auntie. You just have to trust me. After all, I have your best interest at heart. Oh, ano pang ginagawa niyo dito? May kailangan pa ba kayo? Dahil kung wala na, magpapahinga na kami ng anak ko. Masyado akong na-stress sa araw na to. Ayokong mabinat. Clara, mag-good night lang kami sa bata. Ako na ang mag-good night sa kanya. Sige na, umalis na kayo. Clara, sandali. May managkasundo na tayo. Huwag naman natin simulan sa ganito. Oh, sige. Pero huwag na huwag niyong papaiyakin yung bata. Dahil hindi naman kayo napeperwisyo. Kaya mo na, babe.
Thank you. Nakakahiya na, lagi mo na lang ako nililibre ng coffee. Okay lang yun. Tsaka pang cheer up ko yun para sa'yo, no, dahil sa stress nyo sa bahay nyo. Hindi kaya biro tumira sa inyo. Biruin mo, puro bruha yung mga kasama mo sa bahay mo. Buti nga, di ka nahawa sa kanila eh. Katiba ito, no? Tamo, sakit nga, di ako nahawa eh. Inumin mo muna yung treat ko para sa'yo. Ayoko nga. Baka may gayuma yan eh. Bakit? Effective ba? Eh, ikaw kasi, kailangan pang gayumahin. Samantalang ako, kahit na walang gayuma yung iniinom ko, may epekto. Bakit ka pumayag? Dapat mas nag-demand ka pa! Tapos ano? Babawiin niya yung pinagkasunduan namin? Okay na yun, kesa nawala! Taka. Tama si Clara. Nagpaka-underdog siya para makuha mo simpatya nila. And use that situation para malamangan mo si Irene nang mabawi mo uli sa kanya si Natoy. Yan nga ang gagawin ko, Auntie Mira. Brilliant idea, Clara. At matutulungan kita dyan. No. Matutulungan ka namin dyan. Oh, di ba? Mas masaya. Tatlo tayo laban sa Irene na yon. Pero Clara, hindi tayo po pwedeng maging kampante. Tuso ang babaeng yon. Tama. Kaya kung ako sa'yo, balikan mo na yung anak mo. Baka masalisayan ka na naman ang Irene na yon. Mahirap na. Alam mo, Emma, kapag naging tayo, alam mo anong tatawag sa atin? To, Ma. O, di ba? Or Tope and Emma. O kaya, pwede rin, ganito. M. P. O, di ba nakakalasing? Yun ay kung nagiging tayo. Bakit? Malabo pa ba tayo? Eh, takot ko na nagpaparamdam sa'yo, ah. Ano ka, multo? Nagpaparamdam? Ay, nga pala, may exams pa ako bukas. Mauna na ako, ha. Nag-aaral pa kasi ako para sa exams ko, eh. Sige. Good luck, ha. Pagkatapos ng exams mo, baka pwede tayo numabas. Parang mas nahihirap sagutin niya kasi sa exams ko, ha. Sige na. Bye. Sige. Na kayo? Kailangan na namin magpahinga. At saka sa pagkakaalam ko, sa susunod na araw pa ang schedule ni Natoy kay Nathan. Masyado ata kayong atat. Sige na, mauulan na rin kami. Tumawag ka lang kung may kailangan si Nathan sa akin o kaya kay Irene. Ooh.
Sana sumapat yung yakap para matanggal lahat ng mga pag-aalala mo. Yung takot mo sa pakikipagsunduan natin kay Clara. Baby, hindi ako natatakot. Dahil alam ko mas malaki yung pagmamahala natin kaysa sa pagsubok na to. Matatag tayo. Tubig at langis ang kataya natin. There's only one rule on being a mistress. Kung sino yung unang susuko, yun nagtalo. My God, if you really love Natoy, kailangan handa ka at paglaban siya hanggang sa dulo ng mundo, kahit makarating ka pa sa impyerno. Tama si Auntie Mira. Di ako pwedeng sumuko. Magiging akin din si Natoy. Magiging amin siya ng anak ko. Hindi ko alam kung bakit karapat dapat ako para sa'yo. Tinanggap mo ko. Pinakasalan. Kahit may Mico na ako, tinuring mo siyang parang tunay mong anak. Kaya sapat na yun para matanggap mo yung sitwasyon mo ngayon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita.